It's my life. It's my life. Kumusta na? Kumusta na kayo mga kuyakoy natin dyan? Alam kong parang weekly na lang yata. Weekly na lang yung vlog na nangyayari sa atin. Recording ngayon. So, sa mga subscriber natin, maraming salamat sa inyo dyan. Tsaka sa mga nanonood na aking video, thank you, thank you! For today's vlog, mga friends namin from lalo na kay Christina, pababalik niya pa lang from US. From US, yes. Catching up kasi 2 weeks siya sa quarantine. Almost 2 weeks kaya hindi na kami pwede magkita. So, instead na pumunta kami sa labas kasi medyo delikado, daming COVID ngayon. Dito na lang sa bahay para at least medyo kontrolado natin yung environment. Yes, bali dito na lang kami magdi-dinner sa bahay. Si Ate John niyo ay nag-prepare pala ng ano lang? Korean barbecue. Saka, yun! Kung nakikita nyo rin sa may tabi ko, ito. Dito tayo mag Korean Korean style Korean na style barbecue. Siyempre, yan yung mga diskarte ni Ate Joy. Mga suya. Mm-hmm. Tapos, ano pang hinanda mo lang? Tayo ng munggo para munggo, ginesa munggo. Mm-hmm. Tapos, street food. Meron tayong pa-Filipino fish bowl. Siyempre, gumawa ako ng Filipino na alam mo yung sausawan ni Manong? Mm-hmm. Yun, gumawa din ako nun. Sausawan ni Manong? Saan galing yun? Yung, di ba magbibili ka ng fish bowl sa atin? Yung sa medyo Manong, matamis na. Yung matamis na manghang na ganun. Okay. Yun, gumawa ako. So, yun yung ating hapunan mamaya. And then, kay Christina pala, salamat sa t-shirt. Dito din pala sa Australia, medyo tumas din yung kaso ng COVID cases. Hindi lang sa Pilipinas, doon dito. So, kaya dito todo higpit din. Ngayon, dati kung indoor lang pwede mag-mask. Ngayon, outdoor-indoor na. Hindi ko alam kung anong alert level ka to. Sa Pilipinas, may mga alert-alert level eh. Dito kasi, pag batas tungkol sa paghigpit ng tumas na to dahil sa COVID, sa pandemic, sabihin in general yun para sa lahat. Exemption, no? At saka kasi may baby kami mamaya dito. Nakaka-ano din naman na i-ano sa maraming tao. Alam mo na medyo mahirap lang sumagal. So, ang vlog natin ngayon is a simple dinner. Dinner lang. Catching up. At saka, syempre, celebrating the Happy Three Kings. Tsaka ano pala, 44 wedding anniversary ng parents ko. So, Nay, Tay! Happy anniversary sa inyo. Naway maging maayos ang inyong kalagayan at saka yung ang wish lang namin dalawa ni Gladys, good health para sa inyo at saka less stress. Correct. Wag niyong pansinin yung mana sa tabi niyo kung sino man yung nagpapa-stress. Just relax, enjoy this video. Enjoy this video. So, mamaya antayin natin yung mga bisita natin. So, yun lang ang vlog natin for this week. Stay put. All right. Anong tawag sa beef na to, love? Sa karne na. Beef Wagyu steak. Beef Wagyu steak. Steak. Ito yung mga ito yung mushroom, masarap 'yan. Tapos capsicum, onion, pampalaman natin dun pag naihaw. Tapos ito yung ibang beef na shredded na pambulgogi. So, I think inisip ko kung lalagyan ko siya ng flavoring o plain lang. Tapos ito parang steak lang siya na ano. Na sinalt and pepper ko lang. Okay, tapos dito tayo lulutuin. Oo. Yan. Natin. Simulan natin yun. Start natin ihaw yung ating ibang meat. Mm-hmm. Tapos, para kahit pa paano may luto na, may dumating na gutom. Nagpalit ako ng costume kasi gusto ko yung tamang-tama sa panahon lang kasi medyo gloomy yung weather niya. Ayun o, kahit sa yung weather. Medyo gloomy. Yan. Kind of gloomy weather right now. So, sinalt and pepper ko lang po.
Kasi meron tayong sauce mamaya, para hindi masyadong overpower naman yung ano niya. Hindi overpower yung kanyang mga flavor. Mahal pa ang bulit na loto eh. Oh, smoky. Di ba dati ano, nag-barbecue din tayo nung ano, nung COVID dito. May tent tayo. Ay, nag-tent tayo. Kung napapansin nyo, naka... Red pa rin tayo. Red, pareho kami red, oh. Dahil sa binili nila madam yung beef, malamang di ako makakain ng maayos nito. Kasi medyo ano sa beef. Hindi ako pwede kumain. Yun! Ano naman niya lang? So, beef pa rin yan? Oo, oh, kasi walang flavor yung dinala niya na nilagyan okay. Ko ng marinade. So, beef pa rin yung natin. Ang meat. Tayo. Yari na. Yan, higyan natin ng ibang gulay. Alam niyo ba masarap yan pag naluto yan? Si Billy, oh! Hi, Billy! Sarap yan. That's our very own munggong! Para hindi nakakasuya. With so many, many, many veggies! FYI lang, pwedeng sa mga may gout, pwedeng kumain ng munggo sa araw ng weekend lang para may isang araw pang pahinga at sumakit. Yung mga hindi kumakain ng gulay dyan, umpisahan nyo na ngayon taon. Buyas lang, kasi babalot yan pag kinain yung ano, yung sarang mahirap. Kain natin ng olive oil. Pepper muna. Huwag natin didiretso. Scattered. Ito yung ang tabi ko ah. Ito yung kikiam. Kikiam. Saan nabili dito? Sa Pilipino. Galing kay Mekeni! Kikiam. Para mabili sa mga. Yung fishball, dyan din. May make any. It's not a game, it's a ranch team.
yan. It's already been set. Pag-prepare na para yung para sa dinner. So, anong ating hapunan lang? Okay, meron tayong munggo. Dinis ang munggo. Hang on. Let's have a look. Suwin natin. Yan, na may ampalaya. Pag-ulay. Bulgogi, so inanap dyan. Steak, lettuce, inanap yung beef bulgogi. So may steak tayo dyan. Nandun pa iba. Beef bulgogi. Tapos, meron tayo yung mga gulay. Fishball, tsaka yung sausawa ni... Manong. Manong Doming. Then, si Jack at si Daniel. Tapos, Ngayon. Come on, dito tayo sa likod. Para makakapag-frame mo na tayo. Ito na daw ang bawal. Ito ba yan? Korean yan? Korean style. Hindi mo sausage. Tangi, capsicum niya. Pero wait. Ano nangyari sa inyo? Yung sabi mo, papalitan mo lang. Come over here. Hotdog lang eh. Ano ang hotdog dyan? Capsicum niya. Ay, ano? Yung red pepper? Kumusta ang Amerika? Ay, sama. Doon pa rin? Ay, sama ko din na pilita ng rosy. Wow. Ay, banda cute. Thank you. Halika na makapag-pray mo. Halika na ka na sa mas ko, sis. Ano ba, pwede pa rin? Sige sa Christmas. Sa akin. Ha? Come on, before we eat. Ito. Madami, halika. Dito. Pagdasal natin. Magting ba? Andan yung nabundan mo. Huwag ka na mag-pintay. Halika pa rin ako kahit tatlo yata. Okay, Lord, thank you for this gathering tonight. Bless this food we're about to eat and bless the hand to prepare our food tonight. Blessings will come in this place. In Jesus' name, amen. Amen. Nag-shopping ka talaga. Andito. Siyempre, ubus-ubus ba pera? Ito yung ano. Dito po ako naman eh. Ubus? Ito yung mungo. Bunado pa na. Kaya mo, kung kailangan ko mag-apply ng ano, otherwise kailangan ko mag-apply. Kasi sobrang hila sa akin ng San Antonio. Bakit? Wala, parang wala mong
deliver lang. Ako nga, hotel quarantine, yung mas mahal. Yung ano nilagay mo sa fridge? Yung zero alcohol na. Grabe na ngayon ako. Nung bata pa yung mga pulis ka din. Yung sa Gold Coast, nag-ready lang ako eh. Grabe na lang. Daming nakapagluto ka. Ano si Tay? Yes. Hinala lang ang kanyang anakis. Ay, thank you naman, ma. Baring ba't parang nabisita ka? Kuhuman mo yun naman, huma. Chinese yan. Nandito may galing pa dito. Ano lang yung alam mo? Instant noodle. Fish. Ha? Fish. Nga pala yung fish mo, no? Kaya ka naman, sinanda na kami, ha? Saan? Ano lang akong gawin sa, anong pagkano? Oh? Saan? You can nanda na? Nanda? Nga ba? Nanda? Nanda yun naman. Yung wala ka ito, kami tulog. Malapit sa inyo, pero naman yung kami kumulad. Kasi nga yung abided kinenta. Baka inis? Ano yun? Eto go, hala, first pero mo wala. Baka gas na po. Ano yun? Binanta lang, hindi na kayo pila. Ah, wala na sabi ni investor. Thank you. Ah, okay. Kaya mo kumipat namin. Sige na nga. Ganda mo, maliwalas na. Di ba? Hindi na yung dama nyo na, kapalit. Buksan na natin si Jack at si Daniel. Tapos na namin kumain. So, pampahimagas daw. Tabako. Tabako nun sa American, yung black and mild. May flavor. Hey, shot mo na. Yun. Kaya kumanda ko yung rumi ng, ano, ng soft drinks. Yun, sa ating mga viewers niya, lalo sa Pilipinas, alam namin na... Yun. Ganyan na. Alam namin na ganun ka, tumataas pala yung, ano, yung bilang ng cases sa inyo diyan. Ganun din sa Australia, di ba? Tataas din ang cases. So, si Paring Genie, hello mga kuya, hoy! Bakalan nyo na ng, ano, ng booster shot, diba? So, yes. Diba usually, ano yan, 6 months ang... Ngayon, binaba na yan sa 3 months. 3 months na! Oh, kasi the last time na... 6 months. 6 months dati, diba? Yung kailan ka na, yung huling vaccine mo, yung bilang 6 months. So ngayon, dahil sila yung mga frontliner. Frontliner, yes. Yan, ang mga frontliner. Pre, pakita mo sa camera, frontliner. Frontliner. Teka, frontliner din tayo, di ba? Teka, oh, parang, ano kayo, health service. May second frontliner naman eh, wait lang. So, naka-booster na siya. So, kami dito, naka-ano kami, naka... Naka-line up na. Naka-line up kami. So, tapos na yung second dose namin. So, ito pala, FYI lang, sa mga kompleto na yung fully vaccinated na dyan sa atin, mga fully vaccinated na. So, akala ninyo, kasi minsan, nami-misinterpret kasi na, akala pagka fully vaccinated ka na, hindi ka na mahawaan ng, ano, ng COVID. So, ganito ang explanation yan. Para ka lang nag-seatbelt. Ibig sabihin, para seatbelt ka, it doesn't mean na hindi ka na pati-disgrasya, di ba? Seatbelt, sabihin, mabubukulang ka lang. Hindi, protection. Protection ka. So, ibig sabihin, hindi na ganun ka-worse pagka nahawaan ka ng COVID, pag fully vaccinated ka. Hindi ka na mamamatay. Hindi ka na mamatay, pero... Magkakaroon ka ng panghihina ng katawan. Dahil sa immune system, depende sa tao. Correct. Depende pala sa tao yan, sa katawan ng tao. Oo, oh, kaya maganda ang alak. Basta may alak, may balak. So, ito, di naman namin sinasuggest. Kumbaga, nagkataon lang naman na nag-iinom namin. So, mabuting usapan. Ano lang, laging ingat, tsaka social distance. Yun. Iwas sa matataong. Yun, matataong lugar. Crowded area nga pala. Pero ano na yan, sa crowded tayo ngayon. Nakamas. Hindi kasi, para makuha tayo sa screen ng camera, kaya tayo crowded eh. Ikaw pre, ano mapapayag mo sa mga ano, sa mga viewers natin na... Sa mga viewers ni Kuya Koy, keep on subscribing. Good. Yes. No, vaccine works. Kasi nung hindi pa nag-open yung borders namin dito, ang kaso lang namin tatlo. Kasi nag, ano, nung
yung ito lang sa Queens lang yung border namin dito na sarado, wala nakakapasok, ganun. So nag-open ngayon ng business dito sa amin. So lahat kumbaga back to normal. Tapos nung inopen yung border, kasi nga siguro dahil magki-Christmas nang ganun, tatlo pa lang ang cases doon after one week. Dahil yung binuksan ng border. Binuksan ng border. So nakapasok ngayon yung mga iba-ibang taga iba-ibang state. Iba-ibang state. Alam mo nag-jump up kaagad ng 800. Eh ngayon, ano na, magto 2 weeks na. Umaabot na ngayon ng mga ilan ng ano? Libo na. 43,000 ata yung nagpa, ano, nag... Teka, 25 million lang kami sa Australia. Tandaan nyo, FYI, 25 million lang yung population ng Australia. Tapos, dumagdag siya kaya nag 25 million sarado. Kararating. Yung vaccine talaga, no, it works. Kaya huwag yung underestimate yun. Kaya ang importante lang talaga palakasin niyo yung katawan niyo kasi nasa immune system ng tao 'yan eh. Oo. Oh. Di ba? Kain ka pre. Kumusta pre ang ano, ang vacation? Masaya naman pero ngayon malungkot dahil babalik na pala. Ano pre? Dumami na naman ang cases. Oh, tapos babalik na sa trabaho. Babalik na sa trabaho. Pa-pay na sila nung mga ilang buwan, ilang linggo no? Kapag-pay na. Basta laging mag-mask. Pag napunta sa crowd. Mag-mask. Mas, parang protection ba? Protection sa iyo, protection sa iba. Kung mayroon ka mang COVID o wala. Yun lang. Tama. Ikaw pre, si Paring Jimmy, katrabaho sa isang... Pharmaceutical. Ng mga paggawa ng gamot. May iba pa ako, just... Paggawaan siya ng gamot. Always wash your hands. Keep sanitized and then avoid crowded places. And also... maintain your proper hygiene. That's all. Follow Kuya Koy. Click and subscribe. Alright! Buksan natin yung wine. Boom! Happy New Year. Happy New Year! Yan! Cheers! Happy New Year! Aha. May tama ba yung ininom niyo? Lasing na. Si Madam, posibleng malasing yan si Madam. Si Christina. Hello. Si Madam. Hello. Madam, what do you think daw sa US kumpara sa buhay natin dito sa Pilipinas? Ay, dito sa Australia, sorry. Ano yung medical system nila? Oo. Yun ang... I think panalo pa rin ang Australia pagdating sa... Correct. There's no place like Australia. Kasi pagkatulad nga, diba, pinusapan natin sa tax. Pag bumili ka ng isang item, kung anong binili mo, yun na yung presyo. Wala na state stuff, wala na VAT. Doon, bawat state, different. Bawat state, different. Pero ang gusto ko talaga, masarap ba masya sa state? Kasi ang dami. Tsaka mag-shopping. Di ba, only one day? Masarap. Kung titira ka sa Amerika, let's say, may sarili kang bahay, maganda yung medical, may mga health fund, kahit pag part-time ka lang doon. Hindi ko alam kung ano yung mga pambayad, yung mga rates. Mm-hmm. Ah, yung mga tax sa bahay. Pero may sarili, katulad sa atin dito, may sarili kang bahay. Oh. Ang babayaran mo lang yung rates tsaka yung tubig. Oh, kuryente. Eh tayo, wala tayong babayaran minsan sa kuryente dahil solar ang tayo. Oh, sa bagay. May solar unit tayo. Meron pa tayong rebate. Ang maganda lang dito, dahil 8 hours doon sa Pilipinas ka na. Kapag ka pa nun ng mortgage, patay na tayo dyan. Inanong talbaho ka lang. We're just so blessed here, I think. There's no place like Australia for me ito. Ito eh, gala ito eh. Kababalik lang nito. Ito. Lagi nagbabakasyon eh. Ano masasabi mo? Naku, I'll be biased kasi ano siyempre. Ano dumaan? Ano, sabihin mo ang totoo? Hindi ko ikaw. Ako? I'm torn. Torn between two countries. Yeah. So there are like good and bad things. So, marami akong friends doon eh. So, marami akong friends dito. Marami din ako mag-alit. Baka ibang ako sa... Mga mamaya ay mapanood nila. Eh, si Christina yun na. Akala ko ba sabi niya maganda dito sa Amerika. Tapos nung bumalik sa Australia, sabi niya, yari ka. Pero
Pero sa Maryland nga, tsaka sa... I think dito sa ano... New Jersey, okay naman, parang sadaw pa rin yung... Sabi nga nila, mas polite nga daw yung mga driver dito sa Australia. Kahit sabihin mo pa na, di ba, sa city, hirap mo yung drive dito sa atin. Pero para sa akin, mas parang mas... Tsaka mas yung, mabait na ano, no? Health and safety. Pero sabi naman nila, yung mga... Kasi siguro dahil nasa city kami sa US. Pero sabi ng mga friends ko na outside naman talaga ng city. Siguro sa country. Mas, okay naman daw, kaya nagulat sila nung comment ko. Oo. Ba't ang pakagod naman ng ibang drivers dito? Sabi niya, siguro kasi nasa downtown ka lang, blah, blah, blah. Kapakanga. Pero talaga, nagulat talaga ako. Oh my God! Sabi ko, ngayon na pa kami nasa sign, nag-indicate ng mag-ride kami. At hindi ka in FFF. Hindi naman. Yeah. So far. Tapos ano pa ba? Ah, lalo ko nagkaka-problema doon yung, excuse me, where's the toilet? What? What? What did you say? Toilet? Like, toilet? Yung pala, okay, restroom. Restroom, parang sa Pilipinas. Ano, restroom or, ano ba, comfort room, ganun. Kasi dito, toilet eh. Okay, naman, actually, sali naman din tayo na pwedeng restroom. Oh. Pero, automatic na sa okay, atin. Dito kasi toilet okay, eh. Paano yung take away? Oh, nasa akin lang ako tagpo. Misan nasa tagpo. Misan nagugulat sila. Okay, hindi, ito. Can I have a takeaway? Can I have a takeaway container? What? Oh, tapos sabihin ng mga friends ko, to go. Tama sa'yo doon kasi hanggang 10 o'clock bukas yung mall. Ito kasi nga 5 o'clock lang tayo. Eh, yung mall? Hanggang ano oras ang mall? Normally 9, 10. Panalo pa rin sila kasi dito doon Thursday kaya lang yun. Pagka-weekend, like Sunday hanggang 7, 8. Sa mall yun na lang. Doon yung outlet nila, siyempre may high-end. Mga correct. Kaya nga eh, no? Yeah. So, ano naman nabili mong bag ngayon? Dior pala ng outlet. Meron silang Dior, isang Dior na sa outlet, ha? Gulat nga ako. Pero limited na limited yung socks. So, Dior, tapos, halos lahat ng brand, except Chanel and LV, dun sa mga regular high-end na kilala. Pero super haba lagi ng pila ng Gucci. Kung gusto mong bumili ng Gucci sa outlet, siguro mga maglaan ka ng sa pila mga 2 hours. Alin, mas mahal ba ang Gucci doon o dito? Sa outlet, syempre mura. Eh yun dito, kumpara sa pricing natin dito. Sa regular, parang halos pareho lang kasi may tax. Ah, sabagay. Pag kinibar, tapos babaan ka. Ang taas ng conversion natin yan, dahil di ba, ang baba ng rate natin. So, kapag gagamitin mo yung pera mo outside your country, for example, $1 tayo, tapos gagamitin mo sa US, so, ang hirap kasi ang baba ng... Pero kung dito ka bibili, mas panalo. Parang binayad mo US after ng dollar. Mabahay na shoes, $290 lang siya na USD plus tax. Nakabili ka! Oo! Kinonvert mo siya sa AUD for 50. Muro pa rin. Kasi walang 450. Exactly. Walang 450 na AUD dito na Gucci. Sige na kasi dito ang mga shoes na Loafer, for example, nasa 1,000. Sa pagkano mo kinonvert mo. Ang pinakamura yata dito nasa 1,000 eh. Oh. It's my life. Alright! So, dito namin tatapusin ang vlog sa gabing ito. Ito na, lasing na kami, mga lalaki. Sila hindi, pero okay na sila. So, hanggang sa muli! Salamat sa inyong panonood! Happy New Year, everyone! Happy New Year! Happy New Year! Bye, guys! Bye!